Alright, so CBR 650R. Sobrang solid, no? Let's do this. Okay, good afternoon everyone. Welcome to Nubi Rides. So for today's video, on the way tayo sa Honda Safety Driving Center. Magte-test drive tayo ng CBR 650R. Although na-test ride ko na naman last year yun. Pero during that time, bago pa lang sa akin itong sa Z9. Gustong-gusto ko siyang i-test ride ngayon, yung CBR 650R. Kasi mas makukompare ko siya ngayon kay Z9. Medyo nagmamadali tayo. Medyo cutting close na eh. Kasi yung test ride, kailangan na dun ka between 1 to 3pm. Nasa 2:30 na. Maganda kasi itong opportunity to test ride other bikes. Kaya sa Honda, hindi ganun kadali. Kasi every time they have yung pagkita track day, kailangan mo magsubmit ng form. Pero yung random yung pagpili nila. So parang the past couple of track days, nag-send ako ng form pero hindi ako napili. So yun, so thanks to Honda, kasama tayo this time. Alright, so we are here. Along lang naman siya ng East Service Road. For ano po? Test ride? Apo. Alright, so CBR 650R. Sobrang solid, no? Let's do this. Alright. Yeah, so first impression talagang ma-observe mo kagad yung ano, yung difference sa posture. Mas aggressive talaga. Especially if you're coming from a naked bike. Pero for me, kaya to ah. So may mga kasabay tayong nag-aaral. May mga student riders. So handling very very agile and nimble kasi nga ang gaan and sobrang low seat height. And braking is okay. Ako naman kasi bilib talaga ako sa mga ano eh Japanese bikes talaga. Very reliable. Hindi ka magkakamali sa pagpili ng brand na to. Yeah, very nice. Yeah, power's there. 650cc. Pero mukhang hindi ka naman mabibitin dito. Pero syempre, iba pa rin yung Z9, no? 900cc. Pero again, kung ilalabas mo tong bike na to, wala eh. Hindi ka naman kakapusin eh. Yeah, very smooth. Wala akong nafe-feel na any vibration. Kasi nga 4-cylinder din. So, of course, na rin yung beauty ng pagiging 4-cylinder. Pag in-upgrade mo ang exhaust nito, for sure mapapangiti ka.
Sobrang enjoy akong gamitin to. Pag medyo nangangalay ka naman, pwede ka mag-operate ng konti, di ba? Yeah, for sure. Ang ganda ng tunog nito pag pinalitan mo yung exhaust. Ngayon pa lang, sobrang stuck, pero naririnig ko na yung potential eh. Yan ang maganda kay Honda. Kung gusto mo mag-test ride ng bikes nila, may sarili silang ano, ito, test ride area. Buong course, di ba? And doon pala sa mga hindi nakakalam, dito rin ako nag-aaral nung ano, nung bago ako mag-big bike. Nag-enroll din ako din dito. So it's a 3-day course for beginners. Pero ang gagamitin nyo is yung 150cc nila. Nice. And again, braking is good, very good. Confidence inspiring. So kung kailangan mo ng stopping power, yeah, available naman. And again, very easy to ano, very easy to maneuver. Yeah, for sure, kung in the market ako for ano, a sport bike, ano ito, nasa top of the list to. Nice. Sobrang enjoy. Alright. So as usual, ano, sobrang solid na experience. So guys, if you're in the market for a sport bike, please, please, consider nyo to. Honda CBR 650R. Alright, so maraming salamat again Honda for setting up this test ride event. As usual, talagang ano, talagang nawawaw ako every time I ride a Honda bike. So last year na test ride ko yung CB1000R tsaka yung CBR650R. Pero medyo bago pa ako sa big bike noon eh. Pero ngayon ito, medyo matagal na sa atin sa Z9, kaya medyo may direct comparison. So comparing kay Z9, medyo hindi mo makukompare yung power talaga eh. Malayo talaga yung 900cc naman in terms of, you know, acceleration. Mas ramdam mo yun eh. Sa Z9, kahit nasa higher gears ka, nasa 5th gear ka, makaka-accelerate ka pa rin eh. Kumbaga, any gear, any RPM level or RPM range, may power ka eh. Pero again, the CBR650R, hindi ka naman kakapusin dun, you know. For me, more than enough power na yun. Mapa long ride, city ride, or city driving. Goods na yun. So maraming salamat guys for joining me today. Sobrang enjoy na naman tayo sa content natin. So kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.